Aray ko, sakit. Hello, good morning. So, welcome back sa ating channel. So, yan guys, meron tayong i-re-repair. Yung may-ari nito guys ay hindi masyado marunong mag-Tagalog. So, from Pagadian City. So, ito siya guys, pakita ko sa inyo. Ayan, so... Actually, flush yung ano, bagong courier yata ito. Hindi ko pa siya nabubuksan guys, nakasil pa siya. From the courier na simula na diniliver sa atin. Ayan. So, hindi pa siya nabubuksan. Naka-close pa siya. Ayan, so buksan na natin. Sa courier, ano, bago lang ito guys. Ngayon lang ako, may nag-deliver sa akin ng... courier na flash ba? Meron pala na ito. So, ano, starting na courier. Mag-start up. So, yung may-ari nito ay hindi masyado maayos magsalita ng Tagalog. So, hindi masyado nakaka-intindi kahit papano pero hindi siya ganun kagaling. Tara siya guys. Ah, dalawang peraso pala to guys. Ayan, isa. Dalawang box, guys. Dalawa. Ayan. Dalawang peraso pala. Dalawang peraso. Saan ang electric pan? Mag-electric pan lang at malamok. Kinakagat ako ng lamok eh. So, ayan. Sorry guys for, ano. So, ayan eh. Dalawa yung i-re-repair natin. So, dalawa pala yung pinadala niya. Oops, nalaglag yung kanyang love letter. So, ang love letter dito guys ay address. From Isidro, Manligro, Purukmangga, Taburan, District, PC, at bang sa Barangay Hall. Ayan, product name, GTX Palette and 50 Ti, 2 pieces. So, 2 pieces pala, guys. Ayan. Yun lang yung nakasulat. Resibo lang to. So, parehas pala, guys, yung i-re-repair natin. Parehas. So, buksan natin. Tingnan natin, baka walang laman. Ayan, sa mga galing Pagadian. So, ayan siya, guys. Silabas na natin. Baka kasi ibang laman. Bali, ano yata to guys? Muslim yung may-ari. Si Sir, Muslim. Hindi siya masyado marunong. Maano man nagalog eh. Yung may-ari. Medyo hindi nga kami nagkakaintindihan sa mga explanation. Kung nahirapan siya mag-ano. Hindi masyado maano man nagalog. Ayan. Pero, kahit paano, decided pa rin magpagawa sa akin na yun. May padala niya pa rin sa atin yung kanya pera i-repair. Yan. Willing pa rin magpagawa yung customer kahit hindi masyado marunong mag-Tagalog. So, from Pagadian City, ang ating customer. Okay. Ah, 1050 Ti, so
Okay, ito basic lang ito, guys. Basic repairing. So, dalang piraso i-re-repair natin. So, basic pero may price. Pinakasikat ito na GPU, guys. Ano to eh? Tawag dito. Pinakamura sa 4 gig. Pinakamaraming user ng ganitong model. Halos ginagamit ito ng mga computer shop. So, hindi natin sisirain ng plastic. Gagamit pa. Medyo madudumi. Malaki pa yung chance na ma-repair pa ganyan. Basta hindi pa nagagalaw. Yan. So, buksan natin ang ilaw. Madilim yata. Ayan. Mukha naman siya na buksan na pala. Pero madumi siya eh. Okay, dalang piraso. Buksan na natin. So, lagyan muna natin ng title. Palit. ATX 1050 Ti 4GB 2 pieces. So, isang video na lang natin to. Para hindi na humaba. Kasi sabihin naman ng nung ating mga viewers na iba, lagi, ulit-ulit na lang daw yung video. Ayan. So, ayun. Hindi, sa bagay, depende kasi sa tao eh. Kung saan sila interesado. So, kung ako kasi tatanungin, kung ikaw ay technician, kung nag-aaral ka maging technician, kung hilig mo ang electronics, ang alamin mo, ang kunin mo dyan, is yung kaalaman na kahit isang pangalan, kung iba-iba naman yung problem niya, diba, palit in 50 Ti series, iba-ibang ang kukunin mo sa kanya, is yung kaalaman na kung yung problem, yung difference, pag sinabing no display, marami yung naging cause noon, hindi lang siya as in no display. Isang word na no display, pero either sa dito, oh, sa ibang bahagi. Yung kasi yung nagkukos ng no display. Kaya hindi natin pwede sabihin na yung GP, marami kasi nagpapagawa sa akin, no display, may power. Yan, yun yung alimin. Hindi nila alam na yung simpleng no display, may pwede hindi na magawa. Diba? Hindi kasi kanyapat may pa naikot yung pan is marirefer pa. Meron kasing pan, hindi naikot, no power. Pero nagagawa. Feeding chip ang problem. Kaya hindi umiikot na yung power. Kasi ang ating pan, it's 5 volts or 12 volts. Ano bang ano nito? 12 volts, guys. Kasi yung iba 5 volts eh, yung may mga sensor. So, this is a 12 volts. Direct kasi yan sa 12 volts. Yung line kasi natin sa PCIe, 12 volts. Yung line natin sa external, 12 volts. Power extra, 12 volts. O, di ba? Mapansin nyo. Ano siya? Nakarekta. Kaya talaga mapansin nyo, may ikot yung pan kapag may power. Ayan. So, marami kasing nakakipag-discussion sa akin sa mga ganyang issue. Pero hindi nila, sa bagay, malayo sa kanilang kaisipan yung kasi hindi naman yung kanilang expertise regarding sa pagre-repair. May pa kasi yung ano nila eh. Pero nakikipag-discussion sila. Diba yan? So, ulit-ulit naman yung explanation natin. Lalo na sa specialist mga customers. Meron kasing ayaw magpatalo. Ganyan.
Bagay, ang pagkakala lang kasi sa ating mga tao is iba-iba ng ugali. Yung doon mo makikita yung ugali na ano, iba-iba. Yeah, so ang dami ng explanation. Habang nagbubukas. Bilisan niya natin pagbubukas. Nakarang mas pangapapayata explanation. Okay. Sabayan ko na siya buksan, guys. Oh, ang dumi naman nito. Wow. Itsura. Ay, talaga sira to. Huh? Look. Oh. Lupa eh. Computer shop siguro to. Ayos. I think may off ko yung camera, guys. Lilinisin ko siya. Kasi ubusin yung oras natin paglilinis. Ayan. So, yung isa tingnan natin kung ano. Mukhang ano, guys eh. Ayan, so tingnan natin ito isa. So, I think guys, this is from computer shop. Pero walang sinabing customer, ha? So, bunga lang. Pero kung baka personal lang din, talagang hindi lang nililinis. Ay, talagang masisira. Sana mapanood dito ni sir. So, ang customer natin ay si sir Isidro Manligro. Isidro Manligro. Ayan, from Pagadian City. So, shout out sa'yo, sir. Hindi ko lang alam kung sinabi mo sa akin na ilagay natin sa YouTube. Kasi halos lang kasi ng customer ko ay nagre-request na gusto nila ipa-YouTube ang kanilang mga pinapagawa. Ba't ayaw na ito matanggal? May tape. Ayan. So, kaya lahat ay halos binibidyohan ko. Ultima unboxing kasi kapag may nawala kasi dito sa piyesa na pinaship nila sa atin, so, kasalanan natin yun. Baka sabihin, kasalanan natin. Diba? Kaya binibidyohan ko siya, guys, para safe yung ating pagre-repair. It's not for a vlog. Actually, yung aking ina-upload sa YouTube is not for a vlog. Maring gano'n na rin, vlog na rin siya. Pero ang purpose talaga nung, guys, simula pa lang nung nagre-repair ako, guys, nitong pandemic. Pandemic lang nito pala. Inilagay ko sa YouTube kasi may mga customer na nagre-reklamo nga lalo yung malalayo. Kisa daw ganun, kisa ganun. Ngayon, nakikita nila kung paano ako siya sinubulang gawin. Yun siya. Meron nga nagre-reklamo, butas daw yun sa laptop. May mga butas, hindi nila alam. Sinso, ano yung sa mic yun eh. Butas daw. Reklamo talaga, guys, sa akin. Nagreklamo. So, babae yung may-ari, teacher. Ayan. May mga butas daw dun sa ano ng laptop. Yung para sa screen, di ba? Mapansin niya may butas-butas dun. Ano siya, guys? Sensor at saka mic. Nare-reklamo sa akin. Hindi daw ganun nung dinala niya. Sabi sa akin. Yan talaga nagreklamo, guys. Tapos ang ginawa ko naman, po, sadya po yan. Ganyan na po yan nung dinala niya sa akin. Hindi daw, hindi daw. Sabi nga nun. Ay, sige po, sisend ko po sa inyo yung video. Pinakita ko yung video. Yan. Saka siya naniwala. Ganun kasimple, guys. Simple nga, no? Babae yung may-ari, guys. Teacher. Ay, ito naman, malinis. Ibig sabihin, galing, guys, sa repair. I'm not sure kung technician niya may-ari. May plaques. Bakit nilalagyan ng plaques sa membrane? Dapat hindi yan nire-reheat. Huwag na huwag niyong i-re-reflow ang biram. Hindi yan nire-reflow. Ito pwede. Ito hindi. Umaangat ito, guys. Nagka-crack yan pag nire-reflow niyo. Kasi old, ano yan, old solder yan. Kung yan ay new solder, pwede niyong i-reflow. Hindi siya magka-crack. Okay? Yun yung tatandaan niyo. Ang dami kasi nagre-reflow nito eh. Actually, nasisira lalo siya. Ang dahil ko kasi mga nire-reball nitong ganito. Ayun, nagkukos, sisira. Salit na isa lang yung biram na palta natin. Halos dalawa. Nire-reball natin lahat. Halos lahat na. Kasi yun yung nagiging cause. Yung ganon. Kaya hindi naman dapat lagi kong ini-explain sa mga video ko. Huwag mo muna siyang i-re-reflow. Yan. Huwag ko muna pumunta doon. Check mo muna. Voltages. Not detected. Check ang pins. Okay? And do not reflow. Check yung parts. Microscope. Inspection. Check muna. Huli na yung reflow. Huli na. Eh, lagi dumadating sa akin mga GPU, guys. Galing sa... Ang dami, guys. Sali. Ang nakapila sa ating repair ngayon is 21 pieces.
So, ang isang may-ari, ibig sabihin 21 pieces na tao ang nagdala sa atin. Ibig sabihin, ang isang tao, mayroong dalawang piraso ang pinare-refer or higit pa. So, mas marami siya lalo, guys. Galing siya na, yung iba, galing ng ibang technician. So, yun yung ano yun. Nangyayari nga sa, actually, yung talagang ano eh. Ako yung natatawa na lang kasi ganun nga yung nangyayari, nire-replow nila. Hindi naman yun, ang layo. Nire-repair ko siya, guys. Hindi naman siya, ano, pero nilagyan ng plaque, nire-replow. Tapos na-explain nung ano, nire-replow. Actually, guys, ang layo. Minsan yung sira andito sa pins, sa connection, data lines and signals. Gates. In gates, yun ang problem. Controller. U gate, low gate, high gate, and low gate. High MOSFET and second MOSFET na gates. Oh, VRAM. VRAM controller. Na ito. Pero, bakit napunta sa replo? Ba't napunta sa maraming plaques? Actually, guys, na... Actually, nakakalungkot. Minsan nakakatawa. Kasi, ba't nga na mapupunta doon? Ibig sabihin, so, mahirap. Maraming, ano, maraming technician. Pero, kukunti lang yung specialize sa GPU. So, yan. Actually, mayroong isa pang customer. Magsisend siya sa akin from ano siya ata, Iloilo yata siya, guys. So, dalawang GPU pinagawa niya sa actually, sa akin. Nag-inquire siya sa akin. Nag-inquire siya sa akin. History kami na yung chatting. Tapos biglang nag-chat sa akin ulit. Sino magkano ano? Kasi, ano daw, kaya daw siya doon nagpagawa. Tinanong ko eh. Kasi, but ano siya, nag-chat kayo sa akin before, hindi nyo pinagawa sa akin. But sa kanya kayo, mas mura ba sa kanya? Libre daw yung diagnosis. Ah, libre. Wala daw bayad yung diagnosis din. Pre-check-up. Ibig sabihin, wala siyang binayaran. Sa akin kasi mayroon. Sayang kasi oras eh. Siyempre, yung mga customer, dun nga naman sa wala. Walang diagnosis kapag hindi nagawa. Sa akin kasi mayroong bayad. Iba kasi yung specialization ko sa kanila. Ayun sa akin, sure na yun yung ano problem. Pag dinagnose ko yan, o talagang hindi na siya repairable, sinasabi ko na yun talaga. Hindi, ipasa nila sa ibang technician kasi walang bayad. Basta't na-check ko yan, guys. Yun na yun. Ngayon, yun lang yung masasabi ko. Kaya bakit may bayad yung diagnosis ko? Kasi it's run... Magawa at hindi ang isang GPU is run for 1 hour to 4 hours. Minsan higit pa ng isang araw. Umaabot siya guys ng 2 araw. Actually guys, hindi ko nang hinayang doon sa 2 araw para lang gusto ko maging happy yung customer at gusto kong masolve yung issue. At gusto kong malaman kung anong problema pinagulan. Happy ako doon kahit 2 days. Pangat 2 days lang guys, pinakamataas ko na repair is 2 days. Arable. Rebulo siya, guys. Kaya may bayad yung diagnosis ko. Sayang yung oras. Kung ayaw nila mag... Yes po. Ano po yon? Ay, hindi po. Hindi po.
Ayan, so we're sorry guys. May customer na dumating. May nag-inquire kasi sa Tugu Travel. O kasi actually may Tugu Travel tayo guys dito sa location natin. So mayroon tayong ticketing. Kaya kung gusto niyo magpabook ng ticket, meron kami aeroplano barko. Ayan. Pabook lang kayo. Okay? Tugu Travel. Quickline Travel. Handle ng lahat ng airline. Then, Tugu. Okay? Quickline Travel yung aming pangalan. Okay? So, simulan na natin yung pagre-repair. Sa huli na natin yung madami kasi lilinisin pa natin yun. Actually, ito lilinisin din siya. Pero, ano bang maganda? Inspection muna bago natin siya i-cleaning. Okay, inspection na lang natin. Hindi natin siya matetesting kasi nanggaling siya sa ibang technician. Baka biglang umusok. Minsan kasi, kinakabitan nila, baliktad, ang piyasa, ganyan. Experience yun kasi yan, guys. Kasi may mga viewers po tayo sa lahat ng nanonood. So, laging sinasabi nila, bakit hindi nyo muna po tinetest, hindi nyo muna sinasalang. Yun kasi yung mga commentator ng ating mga viewers. Pero hindi nila kasi naintindihan. Hindi nila alam yung mga gano'n. Especially, kapag ang GPU ay galing sa ibang repair, napansin na, ano ba, technician ako. Hindi ko muna sinasalang tinetest. Yan, tinitingnan ko muna. Ayan, dami plaques. Ibig sabihin nag-handle ng ibang computer, ng ibang technician. Minsan baliktad yung piyasang pagbabalik nila. So may mga ganun kasi. So hindi ko naman sinisiraan yung mga technician. Pero ang gusto ko lang, mas maganda para sa lahat. Kung ano, paano tinanggal, ganun din ibalik. Ganun lang siya guys. Yan. Mga nag-aaral, paano tinanggal? Videohan kung paano tinanggal para alam kung paano ibalik. Ganun siya guys. Malaga kaya nga tayo may video, di ba? Kagaya nito. Kasi minsan pag nakalimutan, anong-anong, lalo na yung walang marking. Yeah, so, hindi na natin titestingin guys. Inspection na lang natin. Itong inspection lang natin, ito isang inano ng other tech. So, yan, maraming plaque siya dito. Baka kasi baliktad. Ito yung pwede natin i-testing. Yung isa hindi natin siya pwede i-testing. Masyado siyang maraming ano? Marami siyang dumi. Okay. This is a basic repair. Para sa akin. Basic repair lang ito guys. So, pag sinabing ano basic, mas madali, mas mabilis. Okay, galing din ito guys sa dummy. Pero wala pa naman ako napapansin na piyesang natanggal o missing. Okay. O natin yung monitor. Simula na tayo ng testing. Okay, salang natin siya. Bago pala isalang. Ay, napindot. Hop muna. Napindot yung ano. Okay, diet mode. So, lagi akong diet mode, guys. Ay, yung diet mode kasi may reading. Yung ohms may reading. Yung buzzer sound. Pag shorted lang yung hinahanap. At gusto nating tumunog. Ayan. So, pag ohms naman kasi. Kalimitan kasi. Transistor yung sinusukat natin. Pag transistor. Diode kasi ang laman ng transistor. O MOSFET. Kaya diode mode lagi kong ginagamit. Kaya yung mapansin ninyo. May difference yan eh. Pag